Welcome to Donmar TV News Channel. Tingnan nyo, panoorin nyo to. Noon pinapanood ko to, sabi ko, grabe ka Pacquiao. Sorry, ngayon ko lang sasabihin sa iyo to, pero Pacquiao, ang hina ng utak mo. Promise, sorry, wag ka magagalit ha. This is just true. Panoorin nyo, kayo magsasabi. Grabe yo. Pero sandali lang o. Bago natin panoorin ito, pwede ho bang maghanda kayo ng tubig na malamig? Hindi o, totoo. Pwede ho ba maghanda kayong tubig na malamig dahil medyo iinit ang julo nyo dito eh. Ha? Ang sabi nga nung iba, hindi kaya naalog ang utak ni Pacquiao sa boxing? Sabi dito ni Jerry ha. Hindi ako yun. Pinasa ko lang o. O, ito, panoorin nyo ha. Kanina nabanggit ng butihing senador na sa mga hearing, pinag-uusapan ng solusyon pero hanggang pag-uusap lang at siya ay napupuno dahil hindi naman ginagawa yung mga solusyon. Anong mga solusyon ito na sa palagay ng butihing senador ang dapat gawin? So, yan pa lang yung mga, alam mong nagtatanong siya, hindi para alam yung sagot, hindi para malaman yung sagot. Sabi nga ni Tonyok, iba yung nagtatanong at saka nananong. Ito, alam mo nagtatanong, alam naman niya sagot, pero gusto lang niyang sisihin mo yung gobyerno. Ganun ang dating. O, panoorin niyo. Mr. President, ang kulang talaga sa atin yung shortage natin sa power. Dapat magdagdag tayo. Matagal lang pinag-usapan niya. Dapat magdagdag tayo. Huwag tayo mag-rely doon sa mga existing na power natin. Especially, nasisira pa siya. So, dapat magdagdag na talaga, may solution ka dapat para madagdagan yung power supply natin dito sa bansa natin. Kasi yan ang first concern ng isang investor para pumasok dito sa ating bansa, yung supply ng power. At palagay niya, bakit sa kanyang palagay, kung ang solusyon ay dagdag ng power, bakit hindi nangyayari? Yun po ang sinisigaw natin ngayon na kailangan maimbestigahan, may accountability po at aksyonan ng ating Pangulo at para hindi naman hindi rin masira ang pangalan ng ating Pangulo. Ito ba ay kakulangan sa paghahanda o pakikipag-usap sa mga investor? Ito ba ay problema ng kawalan, ng tiwala ng mga maaring mamuhunan sa sektor ng power generation. Sa palagay ng ating butihing senador, ano kaya ang bottlenecks dito sa hindi madagdagan ang kapasidad ng power generation? So ayan, leading question na alam mo na itong si Kiko gusto niyang sisihin ni Pacquiao ang gobyerno. O, di ba? So pinapalabas niya, sa tingin mo ito pala solusyon. Ano sa tingin mo problema? Saan ang bottleneck? Ah? Oh. Ikaw naman, ay oo nga tama, oo. Ay oo nga tama, may problema nga. Ano kaya ang problema? May bottleneck nga, ah, siguro yung gobyerno. Ating bansa. Diretsuhin ko na lang, Mr. President, he is incompetent sa posisyon na yan dyan. Laglag ka ngayon. Oh. So yung gustong mangyari ni Kiko Matching, ha, ni Kiko Pangilinan na ito, nasisihing mo ang gobyerno at sisihin mo si Cusi, nakapartido mo, ha? Nakapartido mo at alam nilang meron kayong bangayan. Alam naman nila yan eh. Ano to, tatanga-tanga sila Kiko? Hindi! Yan ang ano, alam nilang may bangayan kayo, alam nilang kapartido mo yan. Ang inaantay lang nila, sisihin mo yung kapartido mo para magulo kayo dyan. At the same time, sisihin mo gobyerno. Ikaw naman, nasa gobyerno ka? Hindi ko alam. Ayun ba? Sinagot ko lang yung tanong eh. Sinagot ko lang yung tanong. Hindi ko naman alam yun ang purpose. Ay, sus. Diba? I mean, common sense. Bakit mo gustong pag-awayin? Pwede nyo na magpag-usapan. Magkakasama kayo. Mr. President, ako kasi pag may problema ako sa style in boxing, example ko na yung style. Yun ang problema eh, boxing na naman ang pinangkuhanan. Iba ang boxing sa politika, parang awa naman Pacquiao. Pag may problema, ganun kasi patakaran ko eh. Pag may problema ako sa style ko, halimbawa sa footwork ko, i-improve ko yung footwork ko.
Okay, ganun yung ano eh. Kaya nga, o sige. Gusto mong usapang boxing. Okay. May problema ka sa footwork mo. I-announce mo pa ba? Para malaman ng kalaban mo. May problema ako sa footwork ko eh. Ah, may problema ako sa footwork ko. Kaya mag-ehersisyo pa ako sa footwork ko. Gagalingan ko pa. Magtatakbo-takbo pa ako. Magagayong-ganon pa ako. Diba? Usapang boxing ang gusto mo, diba? Hindi, diba? Hindi mo sasabihin bakit may kalaban kayo eh. Ganon din sa politika. May kalaban kayo sa politika eh. May problema kayo dito sa inner. Bakit din yung pag-usapan? Ba't kailangan mo i-announce? Ay nako, true true. Maraming salamat po, ha? Mm. Tuloy. Sa style ng position ko, improve ko yan. Same thing with our job. Our job here is to legislate and investigate and AWG. Ang problema kasi kay Pacquiao, hindi niya maintindihan. Yes, you have a job. But always remember, whether you like it or not, I don't think you know it. Ha? You are in politics. Kaya nga meron tayong mga tinatawag na special advisor for politics, special advisor, mga ganyan-ganyan, di ba? Meron tayong ano, tawag na political advisor for ganyan. Hindi porket tama, pwede na. Hindi porket tama, kailangan mo nang sabihin in public. You should ask some people, eh, wako mo kung may advisor ka. Parang common ano na lang yun eh. Hindi, meron kang advisor political, meron kang PR na nag-aasikaso. Hindi lahat ng alam mo, sasabihin mo. Dapat humihingi ka ng advice. Salamat, Angel Geraldino. Ay, sarap magpakulay. Yun, oh. Maraming salamat po. Thank you very much, ha. Oh. Station, yung ginagampanan po natin ngayon yan. Yan po ang ginagawa natin dito. At inimbestigahan natin bawat problema, pinag-uusapan yung solusyon ng problema. At ang gusto natin ay may karoon ng resulta at mas, yung pinag-uusapan natin ito na solusyon ng problema. Yun po ang gusto natin eh. Eh yun na nga ang problema ko eh. Kaya nga sabi ko dito, sorry Pacquiao ha, I'm sorry. I love you with the love of the Lord. Pero... medyo mahina ka talaga, pasensya na. Ikaw na nagsabi, ang gusto natin dito, resulta. Ang gusto natin dito, may gusto tayong mangyari. Tanungin kita, sa pagdadaldal mo, may mangyayari ba? Ha? Sa tingin mo ba, may mangyayari pag dumaldal ka? Hindi, wala mangyayari. The only way para may mangyari, kausapin mo, mag-close door meeting kayo, pag-usapan ninyo, hindi yung dadaldal ka dyan. Ang mangyayari kasi, binanatan mo siya eh. Anong gagawin ng kalaban mo? Lalaban din yun. Magkakaroon din ng defense yun. Instead na mapasunod mo yung tao, the goal is masolusyonan eh. That's the goal. Hindi mabanatan lang. Kung banatan lang, magbanatbay ka na lang. Gumaya ka na lang sa akin, mag-YouTuber ka na lang din. Ang ano dito, masolusyonan yung problema. Si ayaw natin yung walang nangyayaring resulta. Ayaw natin yung paulit-ulit, ilang dekada na tayo nag-uusap ng problema ng bansa dito sa Senado, pero walang nangyayari. Sorry ah, dahil sa mga hirit niya, ang tingin ko talaga ang babaw ng understanding ni Pacquiao pagdating sa bayan natin. At gaya na nabanggit kanina ng butihing senador, dahil incompetent, dapat tanggalin. Tingnan mo. Ngayon, di ba? Actually, medyo hindi naman doon ang focus niya eh. Dapat tanggalin. Okay? Alam ko na kagad eh. Ano susunod dito? Kasalanan ni Pangulong Duterte, ba't hindi tinatanggal? Leading question na yun, hindi mo pa ba naintindihan, Pacquiao? Pambihira ka naman, Pacquiao. Kahit common people would understand that. It's a leading question. Lagi mong tatandaan. These are secretaries of the president. And you know, these secretaries cannot be removed unless i-remove yan ni Pangulong Duterte. So the more idiin yan, okay? Sa tingin mo, hindi sesegue yan kay Pangulong Duterte? Hindi ang lalabas niya may kasalanan si Pangulong Duterte? Yan ang patungo eh. Diyan na yung patungo ng question ni Kiko Machin. Hindi mo ba rin naaamoy? Abay, pambihira ka. Ayun po ay kung tayo lang masusunod eh. Yung itsura ni ano ni Kiko Matching. Sabi niya. Siguro ewan ko ha, feeling ko lang, ito lang ang opinion ko ha, hindi ko sure kung totoo, parang feeling niya. Hulog na sa bitak.
Bitay, bitay pala. Hulog, hulog ka na sa bangin. Hulog ka na. Tanggalin na eh. Pero that's a prerogative of the press. Tingnan mo, pansin mo ha. Tingnan mo, reaction niya no, nung sinabing tanggalin na. Tumingin si Kiko sa gilid, ibig sabihin may nagko-coach. Ibig sabihin, ito na yung gusto nating palabasin kay Pacquiao. Pansinin niyo, tingnan niyo. Tingnan niyo yung reaction ni Kiko. Ayun po ay kung tayo lang masusunod eh, gusto ko tanggalin na eh. Pero that's a prerogative of the president to. Ulitin ko ha, ulitin ko. Look at the eyes of Kiko. Patingin-tingin siya sa isang side. Ito yung camera, tumitingin siya sa isang side. Halatang meron nagpapakita ng mga notes sa kanya dito. May nagtuturo, may coach para i-lead siya sa... Ay, naku, ang hina ni Pacquiao. Naiinis ako. Naiinis ako, naiinis ako, naiinis ako. Naiinis talaga ako. Sa totoo lang, ang hina ni Pacquiao, grabe. Sorry, Pacquiao, ang hina mo. Parang awa naman. Tingnan mo ha, tingnan nyo. Kanina nang butihin senador dahil incompetent, dapat tanggalin. Ayun po ay, kung tayo lang masunod eh, gusto ko tanggalin na eh. Pero that's a prerogative of the president. Tamo na, tamo na. Nalaglag sa bitag. Diba, pambira naman, Pacquiao naman, ano ba? Ito, remove. Mas tuwan-tuwa pa si Pacquiao, parang tuwan-tuwa siya. Anak ng wedding naman. Alam mo, sorry ha, pero pag itong si Pacquiao ang nanalo, grabe talaga, hindi. Ay, grabe. At sabi nga, kung ikaw ang presidente, tatanggalin mo. So ano ang masasabi mo kapag hindi tinatanggal ang incompetent, paano na tayo? Ano ang... Tingnan nyo, Sino na may kasalanan ngayon? Una, anong masasabi mo? Grabe. Gusto ko magmura. Pwede ba? Pwede. Kasi ganito eh. Yung una, may problema tayo sa kuryente, di ba? Tapos, may bottleneck. Kailangan solusyonan, di ba? Oo naman, ito siya isang si Pacquiao. Tapos, ano ibig sabihin nun? Incompetent, di ba? Oo. So, dapat pag incompetent, dapat tanggalin, di ba? Dapat nga tanggalin. Kasi sa ibang bansa, nagre-resign. Tapos, pag hindi tinatanggal, anong problema dun? Ano sagot sa tingin nyo? Sino ba dapat na magtatanggal? Si Pangulong Duterte, di ba? So, biniblame na ni Kiko ngayon si Pangulong Duterte na nandun na si Pacquiao. Sandali, bakit napunta kay Pangulong Duterte? Di ba? Ano ang sagot? Palagay ng ating butihing senador. Mr. President, it might the president giving him a chance para ipakita yung... Tignan mo, napasubo ka ngayon si Pangulong Duterte na ngayon ang binibigyan mo ng opinion na baka bigyan naman ng chance, ganyan-ganyan. Tingnan mo naman, ang hina. Parang awa mo na, ang hina mo. Ayoko na sa earth. Ayoko na. Promise din ako magbaboxing. Ayoko maalog ang utak ko. Parang awa. Gusto favorite ko pa naman magboxing pero ayoko maalog utak ko. Pagiging competent niya, yung ability niya to perform his duty. Hindi, tatanungin ko kayo. Ako lang bang nakakaramdam? Baka naman ako lang. Baka kayo hindi. Nararamdaman nyo ba na sorry sa term ha, pero ginagago lang si Pacquiao nito ni Kiko. Nararamdaman nyo ba na nililid lang siya sa iba? Nararamdaman nyo ba na niloloko lang siya nito ni Kiko para sisihin si Pangulong Duterte? Ako lang ba nakakaramdam noon o nararamdaman din yun? Baka kasi ako lang eh, ha? Baka mamali ako eh. Sabihin nyo, correct nyo ako pag mali ako, ha? Diba? Ayan, ako din. Grabe, alam mo? Super ramdam namin. Inuuto lang. Ayan, puro oo. Alam mo, ito nga yung masasabi ko eh. Sabi ko nga nung pinapanood ko to, imagine ninyo, Pangulo siya. Tapos may magbubulong sa kanya para mag-desisyon siya ng iba. Ito ha, sorry ha, pero wag ka magagalit, Senator Manny. No wonder. And this na nangyari to confirms
may hinala na talagang yung mga bumubulong sa'yo ang nagpapaikot sa'yo. Kasi ang bilis mong maniwala, ang bilis mong maging gullible. Pasensya na, pero totoo talaga eh. Ay, salamat po, Bob Vlogs. Palang kamalay-malay pa kapag naglaruan na siya ni Matching. Oo nga eh. Nilid siya dun sa bagay na, alam mo yun, sabi ko, grabe. Lord, please. Hindi, ito, walang biro. Starting today, ito, wala ako. Starting today, I would really ask the Lord, na Lord, please naman, wag naman ito. Kung pwede lang naman. Hindi ko sa dinadami ang Lord, pero talagang sabi ko, Lord, mapapahama kami dito sa ganitong klaseng pangulo. Yung hindi mo nadidetect na niloloko ka nung kausap mo, hindi mo nadidetect na nililid ka niya sa pagkapahamakan para for you na banatan yung pangulo mo, na yung banatan yung kakampi mo, hindi mo ba hindi mo nararamdaman yun? Napakamanhid mo naman. Jesus. Wait lang kayo, hindi pa tapos to. Wala pang kalati ito eh. Ayan na. Oh, ay, grabe oh. Oh, kala nyo, yung mga taga-Japan lang ang kaya magpa-orange. Oh, mga taga ano din. Oh, ito, taga-Dubai oh. Yes, pwede na mag-CS. SC at SS watching from Dubai. Shout out to my ate, Sigrid Brian oh. Palakpakan. From Mulhall, Oklahoma, Solid DDS and Banateros here. Oh, thank you very much ha. Ametis Babael. Oh, grabe ha. Malulupit din pala mga taga Middle East ha. Kala nyo mga taga Japan-Japan lang ha. Oh, Sir Randall, ano? Lupit din pala ng mga taga Middle East, ano? Wala mga taga Dubai-Dubai, oh. Oh, tuloy natin ha. Hindi dapat kinukonsente ang incompetence. Tama po ba? Yes po. Yes. Oh, tingnan mo na. Alam na, finish na. Alam mo, tingnan mo yung itsura ni ano. Hindi dapat kinukonsente pagkamali. So sa madaling salita, ang dating, si Pangulong Duterte kinukonsente si Kusi. Mahira ka naman. Ang sagot mo pa, yes po. Ayoko na sa earth. Ano nangyari sa iyo, Pacquiao? Anong nangyari? Bakit ganon? Grabe, wag. Hindi, alam mo, sa loob-loob ko. Ay, nako. Ewan ko ba. O, panoorin niyo ulit. O. At hindi dapat kinukonsente ang incompetence. Tama po ba? Yes po. Yes, hindi dapat. Yes po ang sagot. Ang mali ang sagot mo eh. Dapat, eto ha, kung ikaw may utak ka, ang sagot mo, eh hindi naman ibig sabihin na dyan siya kinukonsinti na ni Pangulong Duterte. Di ba? Ambira naman. Ano ba? Ayoko na talaga sa earth. Ayoko na. Bakit ganyan ka, Pacquiao? Ano ba? Sayang na... Ayoko na talaga. Kinukonsinti dahil ito ay kapakanan sa sambayan ng Pilipino. Hindi ito para sa sarili natin. Alam natin yan. Pero ano, sino may mali? Sino nagkukonsinti? Sino may authority na hindi siya tanggalin? Si Pangulong Duterte, di ba? Ayoko na talaga. My earth. Sa akin o pa kanino man. Kundi para ito sa sambayan ng Pilipino. Grabe, isipin mo, nakaupo to bilang Pangulo. Tapos yung mga... Ito kasi, ha? You know why we need a Duterte in our country? Ganito yan eh. Pagdating uyan sa mga, alam mo yon, sa meeting, pag may mga project na gustong ipasa ito mga sekretary, ikaw, dapat malakas ang discernment mo kung itong sekretary na ito, nilalakad lang niya yan, it's because of pera. It's not because gusto niya talaga yung ano. Pero, i-argue niyo yung secretary to convince the president na ituloy natin tong proyekto na ito. Okay? Pag wala kang utak at mabilis kang maniwala, maging gullible ka, pwede kang pumasa yung mga project na sa tingin mo, mukhang totoong para sa bayan, pero sa totoo lang, may pakinabangan yung secretary. Bakit? Naloko ka niya sa pagiging gullible mo.